bawat tao ay may sari-sarili o kanya-kanyang paniniwala. Subalit rason ba ang hindi pagkakapareho ng pinaniniwalaan upang hindi respetuhin o bastusin na lamang yung iba? Kaya wasap-wasap sa inyo mga pare ko. Ako nga pala si Jay Seegers at nandito ka ngayon sa dimension kung saan puro good vibes lang tayo. At syempre dahil medyo gabi na, anong oras na di ko alam. Hindi tayo po pwedeng sumigaw-sigaw na lamang dito. Dahil yung putang inang dumadaang nakamotor, tingnan mo naman ang ingay ng motor niya, di ba? Kaya shoutout sa putang inang motor mo, gago. Kung sino ka man at kung nanonood ka man dito. So huwag na natin patagalin to. Simulan na natin to pagkatapos ng 3, 2, 1, intro. Kaya nga nang sabi ko kanina mga pare, sapat bang dahilan ang hindi mo kaparehas ng paniniwala ang isang tao o ang kapwa-tao mo para bastusin mo siya o hindi mo siya respetuhin o hindi respetuhin ang paniniwalang meron siya? Dahil yung pag-uusapan natin ngayon sa video na to mga pare ko, huwag nyo nang pansinin yung background ko na yan dahil mga gamit yan, mga bag, mga ano, na hindi ko alam. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay itong disturbing to. At alam ko, disturbing talaga to kasi maraming Katoliko na naniniwala o may pinaniniwalaan yung mga Santo Niño o yung mga milagro ng mga Santo Niño, di ba? At ayan ang mga pinaniniwalaan ng mga Katoliko. At kaya ako nasabing disturbing tong video na to ay dahil dito sa ipapakita kong isa pang video na ayon sa aking nakuhang information ay born again daw ito. At yun, born again siya. So salungat siya sa paniniwala ng Katoliko. Ito yung video na ginawa niya. Amo na yung puno kakadimon, di mo mga ginakarga nyo. Hindi ka mo magpatli, dire, kaya mo na siyang gapahalit sa inyo pag malaglag sa inyo pa imperno. Bagay nila pa ako. Amo na siyang makadagdag sa inyo pa imperno. Halit ni. Te, why to go home? Awareness. Why to go home? Kawa ka. Kita nyo na. You are under my feet in the name of Jesus. You are under my feet in the name of Jesus. In Jesus' name. You are under my feet. In Jesus' name. Lobong ka na yung kanan ng demonyo pagkanto sa interno. Why na? Okay na. Solve na ka mo? George, wato ano kayo yung lubong ka na? May mga pieces pa ako na po na. Baka tayo kanyang lalilipsin mo na. Solve. Kaya na, yung kapag-lipsin mo. Kung sakaling tama ang nalaka o ang nakalap, ano ba? Kung sakaling tama ang nakuha kong impormasyon na ikaw daw ay isang born again, no? So hindi tayo, ano, kanina nagmura ako, pero ngayon dahil usapang ano to, hindi tayo magmumura, syempre bawal 'yon. Dahil usapang relihiyon tong ano natin ngayon, topic natin ngayon, 'di ba? So yun nga, kung tama man yung impormasyon na nakuha ko na ikaw daw ay isang born again, at ganyan yung ginawa mo, no? Ibig sabihin lang nito, dalawa ang imahe na sinisira mo, tol. Dalawa. Una, yung pagiging Bisaya mo, tol. Pagiging Bisaya mo, kung naiintindihan mo man to, Tagalog to, hindi kita kayang Englishin. Kasi nga, alam ko lang English yung here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Yun, ganun lang ako mag-English. So yung pagiging Bisaya, tol. Ang mga Bisaya kasi sa totoong buhay, mababait naman talaga yung mga Bisaya na yan. Dahil marami akong mga naging tropa at kasalukuyang tropa ko ngayon na mga Bisaya. At sa totoong buhay, sila yung mga tipo ng tao na pwede mong pagkatiwalaan, pwede mong maging tunay na kaibigan,
Pwede mong masandalan, pwede mong matakbuhan, anything na kung ano mang pwede. Dahil ang mga Bisaya, sa totoo lang, mababait talaga yan. At ang rason kung bakit nasasabing ang mga Bisaya daw ay mga tarantado, inutil, mga bobo. Dahil sa mga ganitong klase ng mga Bisaya na nabibilang sa lahi nila. Walang awayan ha. Hindi ko tinutukoy lahat ng Bisaya. Yung mga bobo dyan na naman, wag na kayong nagagalit. Ang sinasabi ko, itong Bisaya na to, ito yung sumisira sa imahe ng mga kabisayaan dito sa Pilipinas, tol. Kumbaga sa kasabihan, kapag daw ang kamatis na malinis, makutis, na basta ang kamatis daw, kapag hinaluan mo ng bulok, kaya magkakabulok-bulok na daw lahat, di ba? Di man nating sabihing literal, pero sa emosyonal na nakikita at nadarama ng mga ibang kapwa natin Pilipino. Ayan yung nangyayari, dahil kahit isang matinong Bisaya, kapag nakita ng Tagalog, kaya sinasabihan na ganun yung ugali, na bubulok-bulok yung ugali. Dahil sa mga ganitong klase ng Bisaya, na sumisira sa imahe nila. Nila. Kalawa, sinisira mo dito ang imahe ng relihiyon mo. Diba? Kung born again ka man, kung totoo mang born again ka, sinisira mo ang imahe ng mga kapwa mo born again. Dahil meron akong mga tropang born again, tangina, sari-sari yung mga ano ko, tol. Sari-sari yung mga kaibigan ko at mga kapwa-tao ko. May mga kaibigan akong born again, lalo na yung kumpare kong born again na hindi ko napapangalanan, tol. Pero pangalanan ko na, si paring Chris Galvez. Shoutout sa'yo, pa. Born again yan, pero magkasundo kami sa lahat ng bagay niyan at hindi kami nag-uusap tungkol sa relihiyon. Dahil alam namin na kapag relihiyon ang pinag-usapan, walang katapusan dahil meron nga tayong kanya-kanyang paniniwala. Ngayon, kung bakit ko nasabing sinisira mo ang imahe ng mga born again, dahil sa ginawa mo na yan, tol, di ba? Kasi, hindi naman ganyan lahat ng born again eh. Dahil nga ang mga born again, ang karamihan sa mga born again, nirerespeto ang paniniwala ng mga Katoliko o ng mga Muslim o ng kahit na ano pang relihiyon, kaya walang pagtatalong nagaganap. Subalit kung sa relihiyon mo ay merong kang katulad, kayo yung mga sumisira sa imahe ng relasyon nyo, ay ng relasyon, ng ano tawag doon? Ng relihiyon nyo, di ba? Yung mga pinipilit nyo, hindi ko na ano yan, pero gaya ng iglesia ni Kristo, ng born again, ng mga Muslim o ng iba pang relihiyon, nakasalungat ng relihiyon ng Katoliko, mga tol. Intindihin nyo na lang yung sinasabi ko, huwag kayong nangaaway, mga tol, ha. Ang paniniwala kasi ng Katoliko kung bakit sila sumasamba sa mga rebulto, anito na sinasabi nyo na para sa amin, ayun nga, di ba? Sa aming mga Katoliko. Eto yan, tol, mainig kang mabuti. Ano mang relihiyon ang meron ka, kung ikaw man ay iglesia ni Kristo, Muslim, born again, saksi ni Hoba, kung ano-ano pa mang relihiyon na meron ka na hindi ka naniniwala sa imahe o rebulto. Tol, naintindihan mo? Hindi ka naniniwala dyan, subalit kapag meron kang pumanaw na kamag-anak, may pumanaw kang kamag-anak, kinakausap mo pa rin ang kanilang imahe, litrato, kinakausap mo pa rin ang kanilang mga litrato, di ba? At doon sa paraan na yon, doon mo ipinapahayag o ipinapakita na kahit pumanaw na siya o lumisan na siya, ay patuloy mo pa rin siyang minamahal kahit na hindi mo na siya nakakasama ng personal. Nagegets mo ba yon? Doon sa imahe na yon, mo ipinadadama yung pagmamahal mo na kahit wala na siya, ay hindi nagbago yung pagmamahal na meron ka para sa kanya o para sa pamilya mo na lumisan, di ba? Dahil kahit na anong pag-asa o kahit na umasa ka man, alam mo sa sarili mo na hindi mo na siya makikita. Kaya sa imahe mo na lang o sa litrato mo na lang, pinapadama ang pagmamahal na naiwan mo para sa kanya. Naiwan ba? Di ko alam. Basta dun mo na lang ipinapadama yon, di ba? Ngayon, hindi ko alam kung tama itong sasabihin ko, pero ito ay para sa akin. Ha? Para sa akin. Ang Diyos na tinatawag namin at ang Diyos na tinatawag nyo ay pare-parehas nating hindi nakikita. Ngayon, sa pamamagitan ng rebulto o ng imahe ng Diyos na tinatawag natin, dun pinapakita o pinadadama ng mga Katoliko ang pagmamahal nila at paniniwala nila sa ating Panginoong Diyos. Nagegets nyo ba yon? Napakasimple na lang nun, mga tol. Kung di mo nagets at magagalit ka ngayon,
tang lemon, wala na akong pakialam doon, tol, kasi kung ganun, kung di mo man na gets, wala ka nun. You are nothing. At kung ayaw mo namang pakinggan yung paliwanag na sinasabi ko tungkol dito sa ribulto o sa imahe, litrato, kung ayaw mong intindihin yun, okay lang, no problem. Subalit, ang nag-iisang katanungan na meron kami ay kailangan mo bang bastusin o hindi respetuhin ang paniniwala namin dahil lamang sa hindi tayo magkaparehas ng pinaniniwalaan. Sa tingin mo ba, iaangat ka o dadaling ka sa langit na sinasabi mo ng pinaniniwalaan mo dahil dyan sa ginawa mo? Sa tingin mo kaya ganun mangyayari doon, tol? Sa tingin mo ba yung tsansa mo na mapunta sa kanya sa iyong pinaniniwalaan? Sa tingin mo ba yung tsansa mo ay mas lalong lumaki para doon ka mapunta sa langit na sinasabi? Dahil sa ginawa mo, di ba? Sinira mo, tinapaktapakan mo. Eh paano kaya, tol, kung yung pinaniniwalaan mo naman ng tapaktapakan ng ibang reliyon? Ano kaya mararamdaman mo? At ano kaya ang iisipin mo? Alam mo yung napakapangit sa sinabi mo, tol? In the name of Jesus. Sabi mo ganun, in the name of Jesus. Pero nagsabi ka ng yawa, di ba? Ano ba talaga pinaggagawa mo sa buhay mo, tol? Masyado ka na bang nilamon ng sistemang meron ka kaya ka nagkakaganyan? Tandaan mo, hindi ka kayang isalba ng kawalangya ang ginawa mo sa paniniwala ng iba para lang mapunta dyan sa pinaniniwalaan mo, tol. Mali yung ginagawa mo na yan, tol. Kung tingin mo sisikat ka, magiging mukha kang mapagmahal sa relihiyon mo. That was not so very... Dahil tandaan mo, iba pa rin ang nagagawa ng respeto sa paniniwala ng iba. Yun, di ba? Dahil tandaan mo na iba pa rin ang nagagawa nang nire-respeto mo ang paniniwala ng iba kesa sa bastusin ang paniniwala nila, di ba? Ngayon, kung sakali mang mapapanood mo to or something na merong gustong magtanggol sa'yo, sabihin nyo nga sa akin kung ano ang isasagot nyo kapag tinanong sa inyo kung bakit nyo ginawa yun o kung bakit ginawa ng tokmol na to yun, di ba? Bakit? Anong dahilan? Kung hindi man tayo parehas ng paniniwala, karapat dapat mo bang gawin na tapak-tapakan na lang yung paniniwala ng iba para lang mas magmukha kang magaling, tol. Sa tingin mo, ganun ba yon? At para naman dun sa mga kasalungat din naming relihiyon, gaya ng ibang relihiyon na hindi katoliko, tama po ba yung ginawa nito para lang maipakita niya sa amin na mali yung pinaniniwalaan namin? Sa ganitong paraan ba dapat ipinapakita na mali ang paniniwala mo kaya mo tatapak-tapakan yung sinasamba ng ibang tao? Sa tingin mo, tama kaya yun? Napakalaking argumento ang magaganap kapag relihiyon ang pinag-usapan o ang pinag-uusapan. Kaya hindi ko napahabain do dahil kahit kailan hindi magtutugma ang mga pinagsasabi natin dahil magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan. Ngayon, ang tamang tanong na lang dito, kailangan mo bang bastusin ang paniniwala ng iba o ang relihiyon ng iba para lang masabi mo na tama yung relihiyon kung nasaan ka? Yun na lang yung tanong doon, tol. Kaya dito na matatapos tong video na to dahil gabi na, umee-echo yung boses ko, magigising yung baby ko. So yun, masap para kay Jason Valdez. What's up para kay Just Call Me Alvin. What's up para kay Ed Jelly Buenape Jr. What's up para kay Mark John Vito. What's up para kay Boom Boom. What's up para kay John Anthony Policarpio. What's up para kay Silencer Yokogo. What's up din para kay Nelclicks PH. At special shoutout para sa mga natitirang tunay at solido na mga pari ko dyan. Diba? Yung mga natitira dyan, syempre marami nang tumaliwas, di ba? Kaya special shoutout sa inyo mga solidong pare ko na nananatili at hindi bumibitaw sa kanilang ipinangako na susuportahan ako sa lahat ng mga wala akong kwentang video, di ba? So what's up sa inyo mga solidong pare ko at maraming salamat sa inyo mga tol. Alam niyo na 'yon kung bakit. Syempre, alam ko naman na alam niyo na 'yon mga tol, 'di ba? At kung ikaw naman ay bago lang dito sa dimension na 'to, pwede kang mag-subscribe. Pwede mong pindutin yung bell notification, 'di ba? At pwede kang makiisa sa dimension na 'to.
Kung gusto mo lang, kung ayaw mo naman eh, de wag. Diba? Ganun lang yon tol. Kaya ayun, ako nga pala si JC, girls at ito at Dimension, kung saan puro good vibes lang tayo. At yon, this is the outro. Maraming salamat. Palagi kayong mag-ingat. God bless. Chill out, yo. Pabush.